isang mister na nananawagan sa kanyang nawawalang misis na di umano ginayuma. Ang mahigit isang buwan nang nawawalang misis ni Noy, nagsusumamo niyang ipinananawagan sa radyo. Manong, yung asawa ko, 18 days na, hindi naka-uwi. Feeling ko, iuwi niya lang yung asawa ko. Ang panawagang ito, naging usap-usapan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang misis kasi ni Noy, di umano, sumama sa ibang lalaki dahil lang sa isang paniniwala. Malaki ang paniniwala ni Redentor Doy Danyo na ginayuma ang kanyang asawa, kaya ito sumama sa ibang lalaki. Ang panawagan ko lang si Idol, ibalik niya yung asawa ko kasi ipagamot ko ba? Gaano katotoo na gayuma ang sumira sa kanilang pagsasama? 2 dekada ng kasal si Noy at ang kanyang misis. Bagamat may kaliitan ang kita ni Noy sa pangingisda at naglalako naman ng ice candy ang kanyang misis, masaya raw ang kanilang pagsasama. Kapiling ang 7 nilang mga anak. Mabait, malaga sa akin, sa mga anak ko ay malaanin siya. Pero nito lang nakaraang taon, ang misis ni Noy bigla na lang daw naging balisa at nag-iba ng ikinikilos. Hindi na siya malaga sa mga bata, parati na siyang lakad na lakad, madali siyang magalit. Iba na kasi yung ugali ni Mama, parang hindi na siya yung mama namin. Marami yan siyang panahon na umaalis. Nung una siyang umalis, talagang 7 days siya na wala. Hanggang nitong Marso, may lumapit kay Noy na di umano alam kung nasaan ang kanyang misis. Nandoon po yung mga chat, mga ga, mahal-mahal kita. Nalaman na yung number na tumatawag sa kanila at yung number na ka-text ng kinakasama ng mama ko po is iisa lang po. Nanghingi po yung kinakasama ng mama ko po sa kanya ng halagang 500 po para po ito pambabayad sa relo po na isinangla sa kanya ni mismo sa asawa po ni nung nakitang suot-suot na po ni mama yung relo. Ang sabi po ng asawa ng kinakasama ng mama ko po, isa kaibigan niya daw po yung relo. Laging nasa isip ko talaga ay siya ay ginayuma. Dito na sumangguni si Noy sa 2 albularyo sa kanilang bayan. Malakas talaga yung nakain niya. Nakapisan man siya sa kanyang pamilya, pero yung kanyang kalooban nandoon sa lalaki. Hanggang umabot na nga ng isang buwang, hindi umuuwi si misis. Isang iglap, ganun agad na wala na siyang pakialam sa amin. Parang masakit lang ba? May nagkakwento sa akin na kuminsan ay pinapainom niya ng tubig. Ginaimbita niya talaga yung misis ko. Kaya nanawagan na si Noy sa radyo. Manong, yung asawa ko, 18 days na, hindi naka-uwi. Feeling ko, iuwi niya lang yung asawa ko. At ang hinihinala niyang may hawak ng kanyang misis, ang kabarangay nilang si John, hindi niya tunay na pangalan. Patingin pa lang sa albularyo, ay, niya yung asawa mo, nagayuma ito. Ang ama ni John, nagpa-interview. Parang hawig. Siya nga to. Bigyan din ang itsura. Nito lang Miyerkules, bumiyahe si Noy para hanapin si John. Ano po yung pwedeng maitulong sa inyo ngayon ng barangay? Makita po siya, ma'am. Tapos makaharap din po namin yung lalaki. Closer. Makalipas ang 30 minuto, si John hinarap si Noy. Meron po akong proof ng mga text niya sa mama ko, tapos number niya po talaga ito. Ang amin nagawa, nagte-text kami, pero hindi yan kami nagkikita talaga niyan. Ibang babae yun kasama ko. Eh paano yung patunay nung magulang mo? Sa bahay niyo, pagka umaga, tumawag si tatay mo. Alam niyo, kaya nagagayang ang papa ko, galit yan sa akin. Dahil kasi hindi kami magkasundo yan. Maraming nakakita na yung asawa ko ay pinapainom niya yan ng tubig. Minsan binipigyan niya ng soft drink. Baka niluluko lang kayo ng magagamot niyo. Nakita niyo na mukha ko kung ano kapangit. Para mapatunayang hindi hawak ni John ang misis ni Noy kasama ang mga kawani ng barangay, pinuntahan nila ang lugar ni John. Magandang araw po. At sa pagtatanong-tanong sa lugar, meron mukhaan ba po eh? Na hindi tayo ito, parang bumili pala ito dito sa tindahan eh. Ay, oo. Oo. Nakikita ko yung lapis. Napansin ko. Sa pag bumababa, nakasakay sa top. Hanggang sa... Parang kilala ko to. Diyan po sila nakatira sa taas. Hindi po talaga siya malayo. Sino po si kuya na nawawala ng asawa? Siguro po kilala niya naman po kung ako po asawa niya. Hindi po ako yan. Wala pong katotohanan na sabi nila, may inuwi po ako, ito rin ibang babae. Kinabukasan, ang anak ni Noy nakakuha raw ng tip kung saan makikita ang kanyang ina.
Tumawag po sa akin si Mama. Sabi niya po papunta na po siya sa isang mall. Habang matyagang naghihintay sa loob ng van, si Noy nakita ang matagal nang hinahanap niyang asawa. Susunod, ano nga bang mangyayari sa pagharap ni Noy at ng kanyang misis? Normal ako, hindi ako sabihin sa kapitbahay namin. Ang misis ni Noy, matapang ding sinagot ang mga akusasyon. Sakit ang ulo ko. Yung sinasabi nila na mga nagayumap. Babalik pa ba siya sa kanyang pamilya? Ayaw na nga sa kanya. Ang lahat ng kasagutan, ibubunyag na sa aming pagbabalik. Si Noy, iniwan daw ng kanyang misis dahil di umano sa pambihirang dahilan. Kayuma talaga. Sobrang lakas. May nagkakwento sa akin na kung minsan ay pinapainom niya ng tubig. Ginaimbita niya talaga yung misis ko. Ang dahilan ng paggamit ng gayuma ay para makapangakit at makakuha ng attraction mula sa ibang tao. Ginagawa ito para sa ganun, mapansin tayo at mabigyan din tayo ng importansya. Marami pa rin naniniwala sa gayuma dahil mahigpit yung pamantayan sa kanilang pag-ibig. May paniniwala na sa kasamaan ito dahil nga isang uri ng pagkukulam ang gayuma. Hanggang nito lang Webes, nakakuha sila ng tip kung nasaan makikita ang kanyang misis. Matapos ang ilang minutong paghihintay, nakita rin ni Noy sa wakas ang hinahanap niyang asawa. Kamusta ka na? Umagoy ka na, namimiss ka na ng mga bata, miss na kita. Hindi namin kaya na mawala ka. Kaya ko makuwi kasi dati po, sinaktan niya po. Kaya niya na mga binibigay niya, puro pa ganyan niya mga ginagawa niya. Nasa ayos naman ako, at saka sa trabaho ako. Diba? Gusto rin anay na lang kita na. Ayaw ko na. Okay, kayo ang nabigay naman kayo yan, di ba? Kahit wala akong ginagawa. Ayaw na nga sa kanya. Ang mag-asawa, nagkasundong pumunta sa City Social Welfare and Development Office. Ang mangyayari po talaga, dapat po siyang ma-refer sa isang spesyalista para masigit po silang magkalinawang mag-asawa kung talaga bang merong pinagdadaanan si ma'am. Doon na matapang na humarap ang misis ni Noy na itago na lang natin sa pangalang Beth. Meron siyang ipinagtapat. Dahil nananakit yung asawa ko. Sintok niya ako sa ulo at saka sa mukha. Dahil sa silos po. Dahil may lalaki daw po. Hindi naman totoo. Wala po akong lalaki at saka katrabaho po ako. Kahit kailan hindi ko pinabayaan ang mga anak ko at saka mahal na mahal ko yung mga anak ko. Ay, hindi totoo yun po, sir. Nasinasaktan ko siya kaya itanungin yung mga anak namin. Pero totoo nga kayang siya'y ginayuma? Sakit ang ulo ko. Pero hindi naman sabi na nagayuma. Hindi naman ako. Normal ako. Sa huli, nagkasundo ang mag-asawa na ayusin ang kanilang mga problema. Mag-aayos silang dalawa, uuwi na po si ma'am sa kanilang tahanan. Nung araw ding yon, sumama na pauwi si Beth sa kanyang pamilya. Okay na, uwi na. Marital counseling ang dapat na mangyari po sa kanilang dalawa base po sa pinagdadaanan nila sa ngayon. Sa tingin ko, nakakaranas si Nanay ng psychological distress. Una, yung living conditions nila, yung family dynamics nila, relational problem, yung sa asawa. Sabi ko sa kanya, maganda po na ikaw magpa-counseling at the same time yung asawa niyo. Kapag yung babae yung binubugbog, maaaring pumasok to doon sa tinatawag nating RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sana nga may puwang pa para sila'y magkausap at magkasundo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.